Yung pulang linya po ay nagpapakita na hindi po. And hi, good afternoon sa inyong lahat. Ikalimang linggo ng atin pong pagkaka-lockdown dito po sa Enhanced Community Quarantine, April 16, 2020. Ang sabi po ni spokesperson Attorney Harry Roque, hindi pa rin natin napa-flatten ang activity ng coronavirus 19, ang COVID-19. Kailangan pa rin daw natin na ituloy ang ating enhanced community quarantine. Kaya ang linya po ay nagpapakita na hindi po, yan, tama na yan. No? Yung pula po ay nagpapakita na kung hindi po tayo nag-extend ng ating ECQ, napakadami po sanang kaso ng COVID ang nagkaroon tayo sa ating bayan. Pero dahil nagkaroon po tayo ng continuation, makikita po natin na ito po, no, yung pinakamababang linya, yan po ang ating inaasahan. No? Yung malaking pagbawas sa kaso ng COVID dahil nga po pinagpatuloy natin ang ECQ. Itong susunod naman pong graph ay nagpapakita na ng mga bagong mga kumpirmadong kaso ng COVID-19. Nakikita po natin na tumaas, bumaba at pataas pa rin po ang COVID. Nakakalungkot po na bagamat tayo po ay na-extend ng ECQ, ay hindi pa rin natin napa-flatten ang curve. Kaya nga po, paulit-ulit nating sinasabi, kinakailangan lahat tayo maging foamliners. Wala na pong ibang pamamaraan para mapabagal ang pagkalat ng sakit na ito kung hindi po sa pamamagitan ng ECQ at ng social distancing. Kaya kinakailangan po nating sumunod sa pamahalaan at madisiplina din natin ating mga sarili, mga kababayan. Patuloy pa rin tumataas batay sa kanyang reported graph ang bilang ng mga positibo ng COVID-19. I believe natutuklasan na ngayon ang mga hindi pa natutuklasan noon. Pero ano nga ba ang nasa sa likod ng mga pangyayaring ito? Let me just share with you what is written coming from the book of Ephesians written by Paul in chapter 6 from verse 12 to verse 13. And let this passages of the scriptures remind us, it's one of us, itong passages of the scriptures na ito, itong passage of the scriptures na ito, na magbibigay sa atin ng reminder. And it said, "For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, and against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm." To stand firm by faith, maging matatag tayo. At makikita natin ito pala ay labanan talaga ng espiritu ng Diyos at ng espiritu ng demonyo na siyang nagahari dito po sa kaitaasan ng ating kalawakan at siyang namiminuno sa ating daigdig na kinaroroonan. So this is what I am having in my heart. Bakit kaya ang hirap sugpuin? Bakit kaya ang hirap pasunurin ng mga tao? Meron certain part of these human beings, no? Na talagang matigas ang puso, ayos sumunod. At kanino galing ang inspirasyon na ito kung sana masunurin ang lahat? Kung sana yung papayagan lamang lumalabas sa yung mga frontliners, yung mga tumutulong sa kapwa, sa pangangailangan, at yung papayagan lamang lumabas ay yung mayroong mga emergency situations, siguro mapa-flatten na natin. God forbid na lalo pang tumaas ang kaso ng COVID-19 at lalo tayong mahirapan, lalo pang tumagal ang pagkaka-lockdown. Patuloy pa rin ni nating nakikita batay doon sa graph na inireport ni spokesperson Attorney Harry Roque yung pagtaas ng mga bilang ng positibo ng COVID-19. At kinakailangan pa rin daw nating ituloy ang enhanced community quarantine at social distancing sa susunod pang mga linggo. At ang mga isyong nakikita natin dito ay issue ng social distancing. Talagang binabaliwala, bakit kaya, no? At ang katanungan ko, why these people are so hard to obey? Napakasimple lamang naman ang kahilingan. Alright, issue number 2. Ay yung hindi pagkaka-aproba nitong Fabunan vericidal injection na ang presidente naman na mismo ang nagsabi na kailangan natin ito at kinakailangan nating expedite ang ating move na makasumpong na tayo, makakita na tayo ng solusyon
at yung mga antibodies na kailangang i-inject at yung mga antibiotic, ang sabi niya doon sa kanyang press con noong nakaraang hating gabi. So what is hindering doon sa pagkaka-aproba nitong vericidal injection? Is it again the evil forces of darkness, the evil works that is working all over and around, and also the bureaucracy that we have in our government? It is sad to say, it is sad to admit na ang ating presidente gumagawa ng mabuti, pero heto yung mga nakapalibot sa kanya, hindi naman natin nila lahat. But of course, we would like to tell Malacanang Palace, tignan din nila yung mga tumatrabaho na kapiling nila. Alright? Food and Drug Administration. Bakit hanggang ngayon wala pa ring approval itong Fabunan vericidal injection na kung saan ay napakarami na, ilang libo na pala ang napagaling nito. At yung isang Mr. Reyes na iuuwi na ay kinukonsidera niya, according to the news this morning, na siya ay napagaling nitong Fabunan vericidal injection. Well, yan po yung mga issue na akin pong iniisip. Ito ba ay bahagi ng trabaho ng Diablo sa daigdig na ito? Sino ang mga humahadlang upang aprubahan ito? Sino ang mga higanting nasa sa likod dito? Bakit hanggang ngayon wala pa ring approval ito, samantalang ang sabi po ng spokesperson natin na si Attorney Harry Roque na patuloy pa ring tumataas ang bilang ng mga positibo ng COVID-19? Friends, I'd like for us to be sober, watchful, and prayerful, because it is the Word of God that says, merong working force, merong powerful working force, ang evil and the spirit of darkness, at ito yung kaaway natin ngayon. Sila yung umaalipin sa kaisipan at sa damdamin ng mga tao na maging makasarili at maging gutom at uhaw sa katanyagan at kung sino man sila. Now let the president identify them. So let's come to the Lord. Ibow down natin ang sarili. Magtiwala tayo sa Kanya. Basahin natin ang Kanyang salita. At tayo manampalataya sa Kanya. Sabagat ang salita ng Diyos ay nagsabi, ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, siya hindi mapapahiya, siya ililigtas. Nawa iligtas ng Panginoon ang bansang Pilipinas. No to COVID-19. May makapangyarihang Diyos na sa harapan at likod at nakapamuno sa atin. Nawa mangyari ang kanyang kalooban. Bye for now. Hit the like button and subscribe, and also be notified for the next videos that we are going to upload.